Welcome to my channel. Ang i-explain ko sa inyo rito ay ang pagkakaiba ng organic vegetables and yung non-organic. Yung non-organic means yung treated with some chemicals or insecticide. So bago tayo pumunta sa non-organic, ipaliliwanag ko lang sa inyo ang kapagkakaiba. Ito ay isang halimbawa. Ito ay isang organic vegetables. Masasabi kong vegetables kasi ito ay isang hot pepper. Yung dahon, iyan ay naigugulay. And ito ay usong-uso sa Pilipinas, masarap sa tinula. At yung bunga naman, tulad nito, ay nagagawa pa rin palagay sa tinula. At saka yung hinog, nagagawa nating sausawan yan. Napakasarap na sa gawing sausawan yan. So, ang kaya din sinasabi kong organic, itong mga organic vegetables na sarili nating inaalagaan, ay kung hindi kayo nag-spray ng kahit anong klaseng ore ng chemicals like insecticide or mga fertilizer na malalakas, ay hindi masasabing organic yon. Kung ang ginamit natin ay mga compost, mga sarili nating ginawang compost, or may nabibili rin tayong organic matters like yung bulok na mga dahon na galing sa halaman, dito sa Canada, usong-uso yan. So ngayon, itong organic na sinasabi ko, ito ay sarili kong tanim. Kaya magmula umpisa, hindi ako gumamit ng kahit anong klaseng chemicals na mga insecticide or kung ano-ano pa man na ini-spray na pampabulaklak o pampabunga. So ito eh galing na ito sa backyard, inalagaan ko mula noong June. Ipinasok ko lang nitong middle week of October para ma-save ko yung itong natitirang organic ko, kasi yung mga organic tomatoes ko at iba pang vegetables ay na-frozen na. So hindi ko naman pwedeng ipasok lahat dito dahil yung iba direkta sa lupa. Itong mga nasa paso, iyon ang isinave ko. So bali marami ito, pinaampon ko na yung iba sa mga kaibigan at at sa isa kong anak. So naipaliwanag ko na sa inyo kung anong pagkakaiba ng organic. Ngayon, doon naman sa non-organic na vegetable, iyan yung mga inisprehan. So mapapakinggan nyo ang paliwanag ko po. At kung gusto naman nating bumili ng organic vegetable sa market, pagka pumasok tayo sa vegetable section, ay hanapin natin yung may label na organic. Nakabukod yon ng lagayan, nakalagay may label na organic vegetables. Pag kayong walang yung mga ibang section ng vegetables na walang nakalagay na organic, meaning iyon ay inalagaan sa farm. At alam nyo na, pagka farm, kailangan din talaga ng suportahan ng konting insecticide para hindi sirain ng mga bugs, mga peste, para may maani naman ang magsasaka. Gusto ko lang i-share, mga kapatid, na kung tayo ay magluluto ng mga gulay katulad nito, ang palaya, talong, sitaw, kamatis, kahit anong gulay na nalulutuin natin. Ang ginagawa ko para makasiguro tayo, kasi sa ngayon ang teknolohiya ng mga magsasaka
ay ine-sprayhan po ang mga gulay. Magmula buto pa lang, treated with chemicals na. So, pagtupo ng seeds, mga 10 to 15 days, na nagkaroon ng at least dahon na ini-sprayhan uli yan ng insecticide or other chemicals para maprotektahan ang alagang tan-alagang mga halaman. So, hanggang sa habang lumalaki, patuloy pa rin po ang pag-spray every 10 to 14 days. So, ang insecticide or other chemicals nag-i-stick po sa bunga at dahon. Mag-umpisa ng bulaklak. So, ang nangyayari, dahil isa akong agriculturist, noong araw, mayroon akong farm, every 10 to 14 days, nag-i-spray kami ng mga insecticide. Kasi, depende sa atake ng mga peste. So, sa madaling salita, bago mag-harvest, mga 10 to 14 days, kung maraming umaatake ng mga peste, ini-sprayhan pa uli yan bago dumating yung araw ng pitasan. Dahil ang magsasaka, kung matagal na siyang magsasaka, alam niya, o gardener, alam nila yung due date ng pipitasin nilang gulay. Kasi pagka nag-matured masyado, malulugi sila, hindi na mabibinta. So, hindi sa paninira sa mga gumagamit ng chemicals, normal na po yun. Kasi nga kung hindi tayo mag-spray bilang isang gardener o magsasaka, malulugi po tayo. Kaya ang ina-advise ko po, ang kahit anong gulay, Huhugasan muna natin ng maigi. Tapos, ibababad natin sa tubig. Basta hugasan muna maigi isa-isa, kung at katulad nito, hugasan maigi, hihilurin. Para kung ano man yung nakakapit dyan na insecticide or other chemicals, mawawala po. Ibababad natin yan. Kahit nakamatis, kasi kaya ko ginagawa ito, kasi hindi ako nakabili ng organic vegetables sa store. So, kasi medyo may kalayuan, dinadayo ko pa yan sa store, dun sa mga organic section. So, huhugasan talaga maigi at ibabag isa-isa. Tulad itong talong, ang ganda-ganda, oh, sariwa. Pero, kailangan hugasan pa rin maigi. Ayan. Kasi itong mga ito, gustong-gusto ng mga fruit worm na tawagin, o fruit borer. Kahit na spring onion, hugasan pa rin natin. Yan, ibababad po natin sa tubig. Maliit lang ito, kaya example ko lang ito. Babad natin sa tubig at least 20 minutes to half an hour. Pagka nababad natin ng 20 minutes to half an hour, huhugasan natin uli, babanlawan, para kung ano man yung chemicals na andyan dyan, mawawala. Hindi lang chemicals, yung mga alikabok, pwedeng pumatok dyan. Kaya hugasan natin maigi para sigurado tayo for our healthy living na tinatawag. So, ang kalabasa, bago ko hiwain, hinugasan ko muna bago ko binalatan. At syempre, ang kamay natin laging malinis, lahat ng gagamitin, lalo mga kutsilyo, sangkalan, yung paligid ng pagulutuan mo, malinis. So, ganun.
gusto kong i-share sa inyo bago hiwain ang mga gulay at lulutuin, hugasang maigi para sa ating kalusugan, para hindi tayo kapitan ng sakit na galing sa insecticide. Ganun lang. Ito, lulutuin ko mamaya ito para sa ano nga pala, magdidining din ako. Ito ang isa sa paborito ng mga Filipino native sa parteng Northern Luzon. Pag sinabing dinengding, may sahog na inihaw na isda. Itong pinili kong ito ay bangus. Masarap ito sa dinengding. Ang dinengding po ay para na rin similar sa pinakpet. Okay, so yan lang muna.